Nais ko lamang pong shoutout ang mga taong sumusunod bago po tayo magsimula ng ating kwento. Nais ko lamang pong shoutout si Boss June Alcantara, si Boss Leonard Elpas, si Boss Victor Tikala, si Boss Bro Rex Tibe, si Boss Dimardim, si Boss Rodelio Ledesma, si Ma'am Juicy Tiffany, si Ma'am Rizal Quintanilla, sa family Reliera at Cabanyas ng La Union, kay Ma'am Shania Bersola, kay Boss Paclebar ng Fairview, kay Boss Nelson Inflayo, at kay Ma'am Julie Rubion Palian. Mga mahal naming komando, magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Kaibigan, si Malaginto ay panatilihin mong paliguan sa mahiwagang tubig na nasa bukal. Marami pang mga tulad mong magnanais na ito'y pabagsakin. Ang tinig ni Tay na pagkakasabi ng nasabing nakatalikod na isang nilalang at may hawak at hinihima si Malaginto. At mapasa ng magsasalita si Tay. Ngunit, nagsipagtilauka ng sabay-sabay ang aming mga nakataling mga panabong at nang ibinaling ni Tay ang kanyang paningin sa kulungan ni Malaginto ay to'y nakita niyang nasa loob na si Malaginto ng kanyang kulungan. At ang naturang nilalang na yon ay nawala ng bigla sa kanyang paningin. Aminado si Tay sa kanyang sariling nakaramdam siya ng kilabot ng mga oras na yon. Ngunit pilit niyang nilalabanan yon. Dahil sa yon ay ang isa sa kanyang mga kaibigang mabubuting mga engkanto. Pagkatapos noy, marahan niyang binuksan ang kulungan ni Malaginto at kanyang hinimas-himas ang mga balahibo nito at sinabi niyang kaibigang Malaginto, maraming salamat muli sa iyo. Sa tingin ko'y tatagal pa ang ating pagsasama. Pagkatapos nabanggitin niyo ni Itay ay kanyang isinarang muli ang pintuan ng kulungan ni Malaginto at nagpasya na siyang muling bumalik sa aming tahanan upang muling matulog. Alas 7:30 ng umagay, habang nagkakapi si Itay sa aming mismong balkonahe, matapos niyang maligot magbihis ng malinis na kasuotan, ay nakita niyang papalapit ng isa-isa sa aming tahanan ang kanyang mga kaibigan. Naunang sumulpot si na Lolo Pedro at ang kanyang dalawang mga apong, parehong mga magtataring, si Ezequiel at Zacarias. At ang nahuling dumating ay si Mang Tonyo, Mang Eliezer at Mang Alfredo. Samantalang kaming lahat noon nila inay ay naging abala dahil ang mga kaibigan ni Itay ay aming ipinagtimpla ng maiinom ng mainit na kaping gawa sa sinunog na bigas at mga sumang gawa sa balinghoy. Ngunit tumanggi na ang mga ito dahil ayon sa kanila'y nakapag-almusal na silang lahat bago nagpasyang pumunta sa aming tahanan. At habang silang lahat ay nagkakape, ay pinagmamasdan nilang maigi ang nooy alpas o walang taling pag-alagala sa loob ng aming pakurang gwapitong broskong si Malaginto. Nasisiguro kong maubos lahat ng hangin o yabang sa katawan ni Don Julio. Mamaya, sa oras na magpakpaka na si Malaginto at ang kanyang ipinagmamalaking dalusaping lasak, ang nooy dinig nilang lahat na sabi ni Mang Omar. Tama ka riyan, paring Omar, pero kinakailangan nating lahat na maging alerto mamaya at baka gumawa ng iskandalo si Don Julio at ang kanyang mga tauhan. Ang sagot naman sa kanya ni Mang Gaston. At nang maubos na nga nilang lahat ang kanilang mga iniinom na kape, ay nagpasya na nga silang pumuntang sabungan. Nakita nilang lahat sa kung papaanong kusang marahang naglalakad papalapit sa kinatatayuan ni Itay si Malaginto.
Marahan naman ito at buong ingat namang kinuha ni Tay at kanyang dahan-dahan nang isinilid sa Noy sarili niyang pag-aaring payong. Tayo na mga pare, dahil paniguradong kanina pa tayong hinihintay nila Don Julio sa ating mismong sabungan. Ang malumanay na pagkakasabi ni Tay sa kanilang lahat at matapos nilang lahat na magpaalam sa amin nila inay, ay naglakad na nga silang lahat patungo sa aming sabungan. Ngunit bawat isa sa kanila'y naging alerto sa gilid ng daan. At pagkarating nila doon sa aming mismong sabungay, hindi nga nagkamali itong si Tay, dahil sa kanilang nakita doon ang grupo nila Don Julio. At makikitang nakangiting aso itong butiting si Don Julio. At ito'y nagmistulang hari ng mga sabungero dahil sa kanyang suot na mga gintong kwintas, relo at bracelet. Suminyas kagad ito kina Itay. Natalian na nga nilang lumapit sa kanilang kinaroroonan. Ngunit nang ikinala nila sa paligid ng sabungan ang kanilang mga paningin, ay hindi nila doon nakita sina Mr. Monsignor. Magandang umaga sa inyong lahat, kano. Ano pa nga ito hinihintay? Nakikita nyo ba itong aking dalosaping lasak na ito? Pagmasdan nyong maigi, dahil sa ito na ang magpapahiya sa inyong lahat dito mismo sa inyong sabungan. Ang may pagmamayapang nasabi ni Don Julio kinaitay, habang kanyang ibinibida ang Noy, nagmistulang ubaning dalosaping lasak. Ngunit, huwag ka munang pakasiguro, Don Julio, dahil baka sa oras na magbakbaka na itong aming malaginto. At yang sa tingin ko'y mababang klaseng dalosaping lasak mo'y, ikaw itong mapapahiya dito mismo sa aming mismong sabungan. Ang Noy sabi naman kaagad kay Don Julio nitong naiinis nang si Mang Gaston. Ikaw, Gaston, maaari bang ikipat mo yung malasag mawang bunganga mo? Dahil hindi ikaw ang gusto kong dahil sa hindi ikaw ang gusto kong makausap, kundi itong si Kano. At saka huwag kang umastang bida ng isang malaksyong pelikula, dahil para sa akin ay isa ka lamang tukmol. Ang respect na pagkakasabi ni Don Julio kay Mang Gaston. Kung kaya't dahil do'y Don Julio, kahit sino sa aking mga kaibigang nasa aking likuran ay malaya't may karapatang magsalita. Baka po nakakalimutan mo, Don Julio, tayo lamang po kayo dito sa aming mismong baryo o maging dito mismo sa aming probinsya. At kayo po'y magdahan-dahan sana at sana'y maging maingat sa mga katagang inyo pong bibitawan sa inyo pong kapwa. Nagsalubong ang mga kilay nitong matandang si Don Julio nang marinig niya ang mga isinagot na yun sa kanya ni Itay. Bakit hindi pa kaya pumasok sa loob ng sabungan? At pagharapin niyo na yung mga panabong niyo, naubos lang ang aming mga oras dito. Ang pasigaw at naiinis ng pagkakasabi ng isa sa mga sabungerong mamumustang naroroon sa mismong sabungan, sumang-ayo naman doon at sinundan yun ng ilan pa sa mga mamumusta. Kung kaya't mas mabuti pa nga siguro, Don Julio, na tayo po'y pumasok na sa loob ng sabungan, ang sabi ni Itay kay Don Julio. Kung kaya't iritadong naglakad si Don Julio kasama ang kanyang magtatari sa loob ng sabungan. Sumunod naman kaagad sa kanila si Itay at si Mang Iko na aming personal na magtatari. Hanggang ngayon ay wala pa rin ipinagbabago, ay wala pa rin ipinagbago ang puteteng damuhong na yan. Don Julio, masyado pa rin bastos yung bunganga mo kung magsalita. Kung sa bagay, isa ka naman talagang mayamang walang pinag-aralan. Ang gigil na gigil sa sobrang galit na pagkakasabi ni Mang Igme sa kanyang sarili, kung saan ay makikita ang mga itong nakikipagsiksikan sa maraming tao ng sabungan upang sila'y makatunghay sa magiging bakbakan ng aming malaginto at ng dalosaping lasak. Samantalang sa magkaparehong mga oras at pagkakataoy, walang kahirap-hirap na pinatulog at iginapos ng mga tauhan ni Mr. Monsignor ang mga naiwang mga bantay sa mismong pag-aaring rest house ni Don Julio. Iginapos nila ang mga ito sa bawat pundasyon
o haligi ng nasabing rest house. Ikaw? Oo, Berto. Ako nga. At wala nang iba pa. At kaya kami naparito upang ikaw ay ilayo sa kamay ni Don Julio. Dahil sa alam kong hindi ka naman talaga masamang tao. Kaya naman ay sige na. Buksan nyo na ang pintuang bakal ng kulungang ito. Mabilis namang sinunod ng isa sa mga tauhan ni Mr. Monsignor ang kanyang mga sinabing yon gamit ang susi ng kandadong kanilang nakuha sa isa sa mga tauhan ni Don Julio ay matagumpay na nga nilang nabuksan ang pintuang bakal na kinaroroonan nitong si Berto. Ayokong gamitin ka ni Don Julio para lamang sa kanyang sariling interes. Higit sa lahat, gusto kong makalaya ka at malinis ang pangalan mo upang ganap ka ng makapagbagong buhay ng walang kondisyong kapalit o hinihingi, Berto. Ang seryosong pagkakasabi ni Mr. Monsignor sa noo'y malaya nang si Berto. Isa kang mabuting tao, Mr. Monsignor. Hindi katulad ni Don Julio. Berto, sa ngayon ay sumama ka na muna sa amin habang inaasikaso ko ang iyong naging kaso. At kung ang tungkol kay Don Julio ang iyong inaalala, ay huwag ka nang mag-alala dahil may mga dayong mga sabongero ang nagbabalak na trabahuin si Don Julio. Sila o siya ang dapat na mabulok sa kulungan, Berto, at hindi ikaw. Nagpasalamat ng paulit-ulit itong si Berto kay Mr. Monsignor at pagkatapos noy, magkakasama silang lahat na iniwan ang rest house ni Don Julio. Matapos nilang ipasok sa loob ng kulungan ang mga naiwang tauhan ni Don Julio na merong mga busal ang kanilang mga bunganga at may mga taling lubid ang kanilang mga katawan. Samantalang sa aming sabungay ay makikita ng pareho ng kinakarkahan ng tari sa gilid at loob ng sabungan ang dalosaping lasak ni Don Julio at ang aming malagintong panabong. Nagbunyi at nagkagulong muli ang lahat ng mga sabongero at mamumusta. Di hamak na mas marami ang pumusta o nagtiwala sa aming malaginto kaysa sa nasabing dalosaping lasak ni Don Julio. Ngunit yun ay pinunan ni Don Julio ang mga kulang na pusta para sa kanyang dalosaping lasak. Kasunod noy, pinagharap na nga silang dalawa ni Tay sa gitnang bahagi ng sabungan ng sintensyador ng sabungan. Dala nila ang kanilang mga mandirigmang mga panabong. Tandaan mo ito, Kano. Manalo o matalo man itong aking dalosaping lasak, diyan sa inyong ipinagmamayabang na malaginto ay tinitiyak ko naman sa inyong sa bandang huli ay ako pa rin ang magtatagumpay. Ha, 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 ha. Don Julio, hindi ko po alam kung anong uri ng pagkatao meron ka, pero ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Ano man po ang binabalak mo sa amin ay hindi ka magtatagumpay. Sagot sa kanya ni Itay. Inareho na nga nila o pinagharap ang dalawang mga panabong at parehong kumanti ng pagtukha ang mga ito sa bawat isa, kung kaya't ay magkasabay na nga nila itong ibinabat binitawan sa lupang sahig ng sabungan. Pagsayad ng mga paa ng aming malagintong panabong sa lupay ay kaagad-agad itong pinanatan ng mga sunod-sunod na mga pagpalot pag-atake ng agresipong dalosabing lasaka. Napakabilis ng kanyang mga pagpalo at halos nahihirapang ilagan yon ni Malaginto. Diniktik niya't kinikigan si Malaginto sa mismong gilid o harang ng sabungan. Naglaglagan at nangalat na sa sahig ng sabungan ang mga gintong balahibo ng aming Malaginto at parang gustong tudasin kaagad nang dalosapi ang aming panabong at to'y napangisi na nang nakakaloko itong damuhong na si Don Julio at panaag na sa kanyang matabang hitsura ang tagumpay ng kanyang panabong. Ngunit nang mabigyan ng pagkakataon itong si Malagintoy, sinalubong niya sa ere ang kanyang katunggaling dalosaping lasak at otomatiko kaagad silang nagpalitan ng mga pag-atake sa ere. Hiyawan ang lahat ng mga mamumustang pumusta sa aming Malaginto dahil sa nakita nilang lahat sa kung papaanong bigla ang sa kung papaanong biglang nahulog at lumagapak pa sa sahig ng sabungan ang dalosaping lasak
gamitin ang kapasanan itong tumayo upang muling umatake sa Noy na iwan sa ereng si Malaginto. Ngunit pumaibabaw na kagad sa kanyang likuran o pumatong na sa kanyang likuran si Malaginto at walang palya nitong pinalo ng pinalo ang dalusaping lasak. At pagkatapos Noy, iniwan niya itong hindi na gumagalaw pa, punong-puno na ng bahid ng dugo at mga palahibo ang tari ng aming alagang si Malaginto. Nang mga pagkakataong yun ay nababibinging hiyawan o sigawan na ang inililika ng aming sabungan, lalo na't itiniglara na nga kaagad ng sintensyador ng sabungang panalo si Malaginto. Marahang lumabas ng sabungan sila Itay at si Mangkano at dala ni Itay ang aming Malagintong ni isang tusok ng tari sa kanyang katawan. Ay nakapagtatakang wala itong tinamo. At nang silang dalaway nasa mismong kinaroroonan na nila Mang Gaston, ay naguwi ka itong si Mang Omar ng mga katagang. Mga kaibigan, ihanda ninyo ang inyong mga sarili, dahil paniguradong marami naman tayong maririnig na mga kasinungalingan at mga kahambugan sa mabahong bunganga nitong si Don Julio. Habang binabanggit yun ni Mang Omar, sa kanilang lahat ay nakatuong lahat ang kanilang paningin sa Noy naglalakad ng aboridong-aboridong papalapit na sa kanilang kinaroroonang si Don Julio at ang kanyang mga tauhan, at makikitang hawak ng kanyang kanong kamay nang napakahigpit ang dalawang magkadikit na mga paa ng kanyang patay ng dalosaping lasak na panabong.